This is the law. Yan. Ito yung limitasyon. Kasi kung walang limitasyon, MJ, may abuso nga ngayon eh, na may limitasyon. Oy. Hindi nga nila alam yung batas. Oy. How much more kung wala yun? Oy. How much more kung wala yun? Example, doon tayo sa Congress. Anytime pala pwede tayong pakulong doon. Kung pangit ka, kung ayaw na pagbumukha sa'yo ng congressman, pwede kayo pakulong. Di ba? Kasi, very powerful ang congressman. So, kailangan natin ilimit yun. Paano ilimit? Nandiyan po sa ating saligang batas, nakalagay doon, dapat respetuhin ang mga resource person. Dapat may due process. Dapat may equal protection clause. Dapat may right to counsel. Bakit ba yun? Yun ang limitasyon ng power ng ating gobyerno. Nakasaad po yan sa ating saligang batas. That's why, hindi pwede na i-violate ang saligang batas kasi ang saligang batas, ang purpose niyan is to limit the power of the government, to define the power of the government, and also to distribute sa different sectors, different agencies, ang power ng ating gobyerno. Kuya Mark, meron tayong three branches of government. Meron din tayong tinatawag na pagkakaiba ng mga sangay na yon. Yes, tama yun. Sa Kongreso, tagapanday ng batas. Yes, sila tagagawa ng batas. Oo, tagagawa. Ang saligang, ang Supreme Court, sila ang taga-interpret. Interpret ng batas. Paano kung may conflict ang dalawa? Of course, the Supreme Court ang may power. Kasi hindi pwede na because of the power of check and balance, may tinatawag ng separation of power, there are equal branches of government, hindi pwede ang Supreme Court gumagawa ng batas. Kailangan ang gagawa ng batas ang Congress. Ang Congress naman, hindi pwede mag-interpret ng batas. Hindi pwede sabihin ng Congress na bawal yan sa batas. Nakalagay dyan ang tinatawag na national security. Kailangan mo sabihin yung SOTO law. Sabihin mo yung source mo kasi exception yan kasi national security. Hindi yan. Bawal yan. Kasi ang mga congressman, hindi sila pwedeng mag-interpret ng batas. Ang may kapangyarihan lang na mag-interpret ng batas ang ating Korte Suprema, ang ating Korte. Under the principle of separation of power, ang trabaho ng mga congressman, tagagawa ng batas. Ang taga-interpret ng batas, ang Korte Suprema. Ang taga-implement ng batas, ang executive through the office of the president. Pero kay Mark, kung ang Kongreso naman at ang saligang batas ang may conflict sa mga batas na pinanday na mababang at mataas sa kapulungan, ano pong magpe-prevail? Ang saligang batas ang magpe-prevail. Example, may ginagawa ang mga congressman, labag sa ating saligang batas. Yung mga ginagawa ng congressman, void yon. Because yun ang principle ng certiorari. Grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Wala ng jurisdiction sila pag sumobra sila sa kapangyarihan na labag sa ating saligang batas. Kasi ang saligang batas ang nagbigay ng limitasyon ng power ng ating gobyerno.